Hello, mommies and daddies. Dr. Gan Montenegro po ulit. Andito na po tayo sa third video. Sa pangatlong video tungkol dun sa frequently asked questions on vaccines ng Department of Health. Nga pala, kung gusto niyo na lang basahin, sa Facebook page na nila ito at saka nasa website ng DOH. So, doh.gov.ph. Bakit ko po ito ginagawa? Kasi ang objective po natin is para tama yung information na nakukuha natin. Hindi yung basta-basta sabi lang ng ibang tao. So, bilang doktor, ang professional na opinion po is dapat isang boses lang tayo. No? Kami. Para hindi kayo maguguluhan. Okay? So, punta na tayo dun sa third frequently asked question. Ano ba yon? What are the possible side effects of vaccination? So, ano ba daw yung pwedeng maging side effect kapag natusukan tayo ng bakuna? General po to ha, hindi po pa to tungkol specifically dun sa COVID-19 vaccines. So, ano yung mga possible side effects? The possible side effects of a vaccine include pain, redness, itchiness or swelling at the injection site, fever, feeling of weakness or fatigue, headache, dizziness, diarrhea, or nausea. Sabi dito, consult the nearest healthcare professional if you experience any of these diseases. Okay, so, ano ba yung mga side effects na pwedeng mangyari pag ikaw ay binakunahan? Dun sa mga pasyente ko, tsaka meron ako nasabi dun sa mga previous videos ko, sinasabi ko palagi, pagkatapos mabakunahan ng bata, bigyan ng paracetamol. So, this goes to all patients who were given vaccines. Bakit? Yung paracetamol, we don't expect fever with the newer vaccines, no? Except yung mga ibang, may konting number of vaccines that can cause fever, pero hindi lahat. Anyways, lalo na yung mga binibigay natin dun sa private clinic. Very seldom na mag-cause ng vaccine, ay ng fever yung mga yan. So, yung paracetamol is for the pain. Kasi tinusukan ka eh, di ba? So, pag ikaw tinusukan, masakit. Kasi normal kang tao, meron kang pain receptors dun sa balat mo. And matulis yung karayom. So, you'll definitely feel pain. Plus, magkakaroon ng tinatawag na inflammation, pamumula dun sa area. Kasi nga, nagkaroon ng tissue damage, nagkaroon ng tissue injury. Tinusukan. Hindi naman expected na ang katawan natin is makatanggap ng damage. Di ba? Pag nadapa ka o kaya kinagat ka ng lamok o kaya kinagat ka ng ipis, namumula. So, same thing. Same thing sa bakuna. No? Ngayon, bukod doon, yung iba, dahil kinakabahan o dahil makonte ang tolerance sa pain, nahihilo, minsan nasusuka pa nga, no? That's still expected. So, huwag masyadong mag-worry tungkol doon sa mga side effects na yan. Dahil yan, most of these side effects are temporary, no? Short term. Minsan nga, within 1 hour, no? Yung iba naman, may nagkakaroon yung tinatawag nating adverse side effects. So, yung adverse effects naman is minsan nagra-rash. No? Pero, bihira lang yon. Depende yon sa bakuna na binibigay. Kaya kung papansinin ninyo, hindi lahat ng oras na kapag nabakunahan kayo, pinapaalis kayo kagad ng doktor. Kasi, indirectly, inoobserbahan, chinichika-chika kayo, di ba? Kamasa, ganyan-ganyan. But indirectly, what they're doing is waiting for a certain time para makita kung merong reaction ba yung katawan ninyo dun sa bakuna o wala. Okay? So, hopefully, naliwanagan tayo kung ano yung mga pwedeng maging side effects ng bakuna. According to DOH. Okay? So, ito po ulit, si Dr. Gan Montenegro. Tapos na tayo dun sa frequently asked question number 3, third video. Hopefully, sundan nyo tong series na to para mas liwanagan kayo. See you next time. Bye-bye. Ingat kayo palagi.